Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Lalong lumakas ang hikbi ko nang niyakap ako ng mahigpit ni Nanay Lucila. Pakiramdam ko parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang sakit para sa anak ko. Nang marinig ko ang katagang sinabi nito, kataga pa lang iyon. Ano na lang kaya kapag ako na mismo ang tanungin nito tungkol sa ama niya? Ano ang isasagot ko? Kailangan tatagan ko ang aking loob. Kailangan kong iparamdam sa anak ko na kahit wala siyang ama, nandito naman ako para sa kanya. Mama, narinig kong tinawag ako ni Joaquin, kaya dali-dali kong pinalis ang luha ko at dahan-dahang humarap sa kanya at ngumiti. Baby, pero hindi pa rin niya napapansin na umiiyak ako. Are you hurt? Why are you crying po, Mama? Bakas ang pag-alala sa boses nito. Pati ang navy blue na kulay ng mga mata nito ay naging malungkot. Sadyang matalino itong anak ko. Inabot pa nito ang kamay ko kaya dumukwang ako para tingnan at magpantay ang mukha namin. Mama is fine, baby. Saad ko at ginitaan ko siya para lang maniwala ito na okay lang talaga ako. Tinampian ko ng halik ang noon niya. Hindi man ito kumbinsido pero hindi na ito nagtanong pa muli sa akin. Ayokong makita niyang mahina ako at nasasaktan. Kailangan matatag ako sa paningin ng anak ko. Biglang pumalik sa isip ko ang narinig kong marites ni Aling Suling kanina kay Nanay Lucila. Paano nitong nasabing kamukha ng anak ko ang lalaking naghatid sa akin noong isang araw? Alam kong ang tinutukoy nito ay ang boss kong si Sir Aidan. Naalala ko rin yung huling usapan namin ni Justine. Yun din yung gabi na nakipag-meeting siya sa may-ari ng Isla Mercedes. Ang alam ko ay pagmamay-ari ng Villa Gracia itong isla. Hindi ko rin nagtanong kay Justine ng gabing iyon kung ang boss ko ba talaga ang naging kamiting niya ng araw na yon. Hindi ko makalimutan ang sinabi ni Justine sa akin ng gabing yon. Parang kilala ko ang kanyang ama. Bahala ka kung gusto mong malaman. Naguguluhan ako sa mga salitang iyon. Anong kinalaman ni Mr. Aidan Villagracia sa lahat ng mga tumatakbong katanungan sa utak ko? Kahit ako ay napansin ko rin noong unang makita ko pa lang ang boss ko, na para akong nakatingin sa mata ng anak ko dahil kapareho sila ng kulay ng mga mata. Hindi, ayokong pag-isipan na masama si Sir Aidan. Biglang pumait ang panlasa ko nang maalala ko ulit ang nangyari sa akin ng gabing iyon, nakalipas na ang mahigit 4 na taon. Maaga kong pinatulog si Joaquin. Nakahiga ako sa tabi niya habang hinihimas ko ang maliit na pisngi nito. Parang kahapon lang na maalala ko pa noong ipinanganak ko siya. Umiiyak din ako kapag umiiyak siya. 2 buwan na lang mula noong ipinanganak ko siya ay gagraduate na rin ako. Kaya mas lalo kong pinagsikapang mabuti. Hanggang sa malapit na ang final exam ko, binuduyan ko siya sa loob ng kwarto namin. Si Justine at nanay pa mismo ang siyang nagkabit ng duyan habang nagre-review ako. Napagkamalan pa si Justine na asawa ko noong araw na exam ko kasi dinala nito ang anak ko sa labas ng university kasi panay ang iyak nito habang pinababantayan ko sa kanila ni Nanay Lucila. Gusto lang palang dumede nito. Mabuti na lang at pinayagan ako sandali ng professor ko. Nalabasin muna daw ang mag-ama ko at palidihin ang anak ko. Gusto ko pa sanang itama ang maling akala ng professor namin sa amin ni Justine. Pero hindi ko nalang binigyan ng pansin yun. Mas inalala ko ang anak ko. At hanggang sa araw ng graduation ko, nakagraduate ako ng may Latin honor. May pictures pa nga kami sa stage noon kasama si nanay na nasa kabilang gilid ko at si Justina sa kanan habang karga-karga nito ang 3 buwang sanggol kong si Joaquin. Kinapa ko ang picture frame na yon na nasa maliit na lamesa sa gilid ng kama ko. Napangiti ako habang binabalik tanaw
ang masayang alaala na yon sa amin ng anak ko at nila Nanay Lucila at Justine, ang bagong natagpuan kong pamilya. Ang anak ko ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Marahil siya rin ang rason kung bakit nakatagpo ako ng panibagong pamilya. Lahat ng pagmamahal ay ipinapadama ko sa kanya. Wala man siyang nakagisnang ama, pero pupunuin ko ng pagmamahal bilang ina at ama niya. Bigla ko tuloy na miss sila Nanay at Tatay, pati na rin ang kapatid kong si Carlo. Minsan kong hinagkan ang pisngi nito habang natutulog at dahan-dahan akong bumaba ng kama at lumabas muna ng kwarto. Pupunta muna ako sa kusina para kumuha ng tubig. Nadaanan ko si Nanay Lucila sa sala na parang may dokumentong inaayos. Medyo nagulat pa ito sa biglang pagtawag ko sa kanya. At dali-dali naman itong isinilid sa brown envelope ang mga papela sa lamesa. "Ubat gising ka pa, anak?" tanong nito sa akin na nilapitan ko siya. "Ano po yan, Nay?" "Tumawag kasi si Justine kanina. Ang sabi, ipadala ko daw sa kanya bukas itong mga documents na nakalimutan niyang dalhin." Sagot naman ito. "Asan po pala siya, Nay?" Mahinang tanong ko kay Nanay Lucila at umupo sa bakanting upuan sa harapan nito. "Mula kasi pag-uwi ko kanina ay hindi ko nakitang umuwi si Justine." "Ay tama, hindi niya ba nasabi sa iyo na isang linggo siya mananatili sa Manila? May aasikasuhin daw. Hindi din sinabi sa akin kung ano yon." Nagtataka itong tumingin sa akin at saka matipid na humiti. Biglang naging malumanay ang mata nitong tumingin sa akin. "Hindi pa ba kayo nagkakausap ng maayos ni Justine?" Alam kong alam ni Nanay ang naging sagutan namin ni Justine noong nakaraang gabi. Tanging iling lang ang naging sagot ko sa kanya. "Marahil inasikaso nito ang branch ng negosyo doon sa Manila. Kaya hindi na ako nagtanong pa ulit kay Nanay Lucila at nauna na akong natulog pagkatapos namin mag-usap. Tsaka ko lang kakausapin si Justine tungkol doon sa sinabi niya sa akin kung bakit nasabi nitong mukhang alam niya at kilala niya ang ama ng anak ko. Napapikit ako sa isipin kung sakali man ay kakayanin ko bang harapin ang taong sumira at nagnakaw ng puri ko?" Matiim na tanong ko sa aking sarili. At lalong-lalo na ang ipaalam sa anak ko ang tunay na nangyari sa akin at sa kung sino ang ama niya. Mukhang hindi ko ata kakayanin. Kinabukasan maaga akong nagising. Ako na ang naghanda ng almusal namin. "Morning, Nay." Nakangiti kong bungad kay Nanay Lucila. "Good morning din sa'yo. Bakit hindi mo ako ginising, anak?" "Huwag niyo na pong isipin yun, Nay. Kain na tayo. Sandali, gigisingin ko lang po si Joaquin, Nay." Hindi pa man ako nakakaakyat sa hagdanan ay nakasalubong ko na ang gwapong anak ko. Matamis akong umiti at bumati dito at ganun din ang ginawa nito sa akin. "Linggo ngayon at wala akong trabaho. Kaya gusto kong ilaan ang araw na to para sa amin ni Joaquin. Nakasanayan na kasi namin tuwing Linggo pagkatapos namin mag-agahan ay magsisimba kaming tatlo. Apat sana kami kaso wala naman si Justine. Kaya kami na lang munang tatlo ni Nanay Lucila." "Papaliguan ka na ni Mama, anak. Okay lang ba sa'yo? Namiss ko tong baby boy ko. Ang pogi-pogi naman." Paglalambing ko kay Joaquin. Tapos ko nang inihanda ang suotin niyang damit. "No, Mama. I can take a bath on my own. Wait lang po. Wait lang po dito, Mama." Umot ka agad nito. Nakanguso pa ito habang naglalakad papasok sa bathroom namin. Hindi na ako nagpumilit pa para wala ng gulo. Alam kong persistent itong si Joaquin. Pagdating sa ganitong bagay, kung ayaw niya, talagang ayaw nito. Kaya hindi na ako nagpumilit pa. White printed shirt na pinarisan ko ng maong na pantalon at white sneaker shoes ang pinasuot ko sa kanya. Simpleng peach colored dress naman hanggang tuhod ang suot na pinarisan ko ng nude flat. Sakto lang para lalong lumitaw ang kulay na puti ng balat ko. Naglagay ako ng glossy pink lamp na binibigyang diin ang natural na kulay ng labi ko. Pagkatapos ay kinulot ko ang aking mahabang pilik mata at nilagyan ito ng maskara. Ang mahabang buhok ko na hanggang balikat na kulay brown ay maayos kong itinali. May natural akong matangos na ilong na bumagay sa natural na ganda ng mukha ko. Yun ang sabi kadalasan na nakakakilala sa akin sa trabaho ko.
hindi ako masyadong sanay maglagay ng make-up. Pero dahil sa trabaho ko, kailangan ko maglagay ng make-up pero kunti lang. Handa ka na ba, Joaquin? Baba na tayo, hinihintay na tayo ni Lola nanay mo. Tawag ko ang pansin sa kanya. Hindi pa man kami nakalabas ng bahay, narinig ko na may sasakyang pumarada sa labas ng gate. Akala ko si Justin pero sabi ni Nanay Lucila, kahapon mag-iisti daw siya sa Manila. Bumusina ang sasakyan sa labas kung si Justin iyon ay hindi ito bubusina pa. Kaya nagtataka akong lumabas ng pintuan para tingnan kung sino ang may-ari ng sasakyan sa labas. Para lamang malaki ang mga mata ko nang makita kong isang Black Hammer ang pumarada sa labas ng gate. At isa lang naman ang alam kong may-ari ng saktong sasakyang iyon, ang boss kong si Sir Aidan. Teka, Linggo ngayon ah. Hindi ba nito alam na day off ko kapag Linggo? Napatutop ako sa bibig nang maalala ko ang sinabi nito kahapon nang pinatawag niya ako sa loob ng opisina niya. Bakit hindi ko na itama sa kanya kahapon na? Sinabi nitong mag-uumpisa kami ngayon sa paglilibot nito sa buong isla. Maureen, sino yan anak? Tanong ni Nanay Lucila sa akin. Nakatayo na pala ito ngayon sa likod ko. Hindi ako nakasagot agad kaya marahan akong humarap kay nanay. Sasagot pa sana ako nang muling bumusina ulit ang sasakyan. Ako na po ang magbubukas. Sandali po nay, putol ko sa sabi nito. Kaya dalidala akong pumunta at lumapit sa gate. Paglabas ko ay nakababa na ang boss ko sa sasakyan niya. Nakatayo ito ng buong pakisigan. Nakasuot ng puting t-shirt na bumakat sa katawan nito. Kitang-kita ang kagandahan ng kanyang katawan. Binagaya ng kulay itim na pantalon at boots. Hindi ko alam kung sa paningin ko lamang ba ito. Pero hindi maitatanggi kung gaano nag-uumapaw ang kagwapuhan nito at naghuhumiyaw sa lakas ng karisma. Marahil maraming babae ang nagkakandarapa dito. Napatitig siya sa suot ko kaya inunahan ko na ito at agad akong nagsalita. Good morning po, Sir Aidan. Nakalimutan ko palang sabihin kahapon na day off ko po ngayon at hindi ko po muna kayo masasamahan. Pasimple ko munang nilibot ang paningin sa paligid at hindi nga ako nagkamali. May mga marites ngayong nagsilabasan at nakatingin ngayon sa amin. Pero walang pakialam ang boss ko sa mga matang nakatingin sa amin. Where are you going then? Pagkaraay, tanong niya. Maring nakatitig ang mga mata nito sa akin na parabang ako lang ang taong nakikita nito ngayon. Nakaramdam ako ng pagkailang sa uri ng pagtitig niya sa akin gamit ang navy blue niyang mga mata. Akmang ibubuka ko na sana ang bibig ko nang biglang may magsalita sa likuran ko. Maureen, sino yan? Tanong ni Nanay Lucila at lumabas na rin ito ng gate para tingnan kung sino ang kausap ko. Nang hindi agad nakasagot sa kanya, paglingon ko ay nakatayo na ito katabi ko. At nakita kong pinasadahan niya ng tingin ang lalaking nakatayo ngayon sa labas ng gate namin. Mariin itong pinakatitigan ang lalaking nasa harapan namin. At pagkaraay, nagpalipat-lipat ang tingin nito sa akin at sa lalaking nasa harapan namin. Baka sa mukha ni Nanay Lucila ang pagkabigla at pagtataka. Nang masdan ko ang mukha at reaksyon niya, parang may hindi mapangalanang emosyon ang nakita ko sa mga mata ni Nanay Lucila. Nang pasimple nitong tiningnan si Joaquin na ngayon ay papalapit sa gawin namin, nagtatanong ang mata nitong bumaling sa akin. Boss ko po nay, si Sir Aidan po pala. Sir, si Nanay Lucila ko po. Pagpapakilala ko kay Nanay Lucila sa boss ko. Magandang umaga po ma'am. Saan naman ang boss ko sa formal at mababang boses. Sabay lahat ng palad nito upang makipagkamay at tinanggap naman iyon ni Nanay Lucila ang pakikipagkamay nito. Magandang umaga naman sa iyo. May kailangan ka ba kay Maureen? Kunot noong tanong nito. Pero bago pa man ito makasagot ay may masayang tinig na sumagot. Lola Nanay, Mama, pupunta po ba tayo sa simbahan? Tanong ni Joaquin. Tanong nito sa maliit na boses. Nakangiti pa ito habang nagpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Nanay. Hindi nito napansin ang boss ko sa harapan namin. Oo, Apo, paalis na tayo. Sagot ni Nanay Lucila kay Joaquin
nang hindi ulit ako nakasagot. Parang nablangko na lang ang utak ko. Kaagad namang hinawakan ito sa kamay ni Nani Lucila. Pero na mapansin ng anak ko ang amo ko, tumingin ito sa kanya. Automatikong nawala ang ngiti niya. His navy blue eyes intently look at my boss. I saw confusion and visible in his eyes. Nang ibinalik ko ang atensyon sa boss ko, ay nakatingin din ito kay Joaquin. Biglang parang naestatwa ito. Katulad ng anak ko, nakita ko ang pagtataka sa mukha nito. Sa hindi ko malamang kadahilanan, andun ang pagnanais kong biglang itago ang anak ko. Kaya mabilis akong tumayo sa harapan ni Joaquin na ngayon ay hawak ni Nanay Lucila para itago ito sa likuran ko. I know it's too late for that. Nakita na niya ang anak ko at ganoon na lamang ang pagbawi niya sa kanyang mga mata. Sir Aidan, pasensya na po kayo pero kung maaari ay ipagpabukas na lang po natin yung... Pero mabilis nitong pinutol ang sasabihin ko. Anak mo ang batang lalaking ito? Tanong niya na may pagkalito pa rin sa kanyang mga mata. At ang otoridad ay nasa kanyang boses. Parang may hindi mapangala ng emosyon ang nakita ko sa mga mata niya. Baka sa paningin ko lang ito at nagkamali lang ako. Imbis na sagutin siya sa mga salita ay tumango na lang ako. Tumingin muna ito sa paligid at alam kong nakita niya ang mga marites, daming mga kapitbahay na nakatingin sa amin. Tsaka tumingin ulit sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero bakit bumilis at kakaiba ang tibok ng puso ko ngayon sa paraan ng pagtitig nito sa akin? Pupunta kayong simbahan? Pwede ba akong sumama sa inyo? Pagkaraay tanong nito sa akin at tumingin ito kay Nanay Lucila na parabang he asked permission at muling tinitigan ang anak ko. Narinig niya kaninang sigaw ng anak ko na pupunta kami ng church. Bahagyang bumuka ang bibig ko pero walang salitang lumabas doon. Seryoso? Kaya bumaling ako kay nanay na parabang humingi ng saklolo sa kanya. Pero gaya ko ay blanko din ang ekspresyon ng mukha nito. Sige po sir. Alangan kong sagot na parabang hindi ako makapaniwala na sasabay talaga siya sa amin na magsimba. Don't judge your boss, Maureen. Saway ng utak ko. Hindi ko alam kung nasaan ang simbahan. I guess, since sasama ako, sasabay na lang kayo sa akin. He said without hesitation. Sabay turo sa sasakyan niya. Nakuhubag na po sir, magkukumyut na lang po kami. Sabay paling ko kay nanay na ngayon ay alanganin ding ngumiti. Bakit naman kasi naisipan ng boss ko na pumunta dito sa bahay? Pinagtitinginan tuloy kami ng mga marites. Ma'am, okay lang po ba? Iniangat niya ang ulo sa gilid para hanapin si Nanay Lucila. Si Nanay Lucila na ang tinatanong nito ngayon. He completely ignored my answer. Nakakahiya naman sa'yo. No, it's okay po ma'am. Giit naman ni Sir Aidan. Pero alanganin ding napatango si Nanay nang tingnan ko ito. Hawak pa rin ito ang kamay ni Joaquin na ngayon ay seryoso na masyado ang mukha ng anak ko. Hindi nito inaalis ang tingin sa boss ko. Napansin ko ang biglang pagbabago sa mood ni Joaquin. Kaya lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang kamay nito at ngumiti ako. Sino po siya, mama? Tanong niya sa akin. Mahina lang ang boses nito. Ngunit hindi ito nakatingin sa akin kundi sa boss ko. He's my boss, anak. Mahina lang din ang boses ko. Dumukwang ako at hinawakan ko ang mukha nito para tumingin ito sa akin. Alam kong naituro ko sa kanya ang don't talk to strangers. Si Tito Justin niya lang kasi ang nakasanayan niya na sumasabay sa amin kapag nagsisimba kami. Masungit minsan ang anak ko at pinipili lang din ito ang kinakaibigan niya at kinakausap pagdating sa school. Kahit dito sa bahay namin, hindi ito naglalabas. Tanging ang anak na kaibigan ni nanay na si Leia ang minsan ay kalaro nito. Nahiyaman kasi pinagtitinginan kami ng mga marites na kapitbahay ay sumabay na nga kami kay Sir Aidan. Pinagbuksan pa kami ni Sir Aidan ng pintuan. Si Nanay at si Joaquin ang magkatabi sa back seat at ako naman sa front seat katabi ng boss ko. Pangalawang beses ko nang nakasakay sa sasakyan nito. Pero ngayon, tatlo kami ni Nanay at ng anak ko. Nang tuluyan na nga siyang maupo sa loob ng kanyang sasakyan,
tumingin siya sa backseat kung saan nandoon si Nanay Lucila at si Joaquin. Pero direktang nakatingin ang navy blue na mga mata nito sa anak ko. Kanina patahimik si Joaquin. Hindi ko mabasa ang emosyon sa mata nito nang tumingin din ako sa gawin niya. Hayaan mo muna akong magpakilala sa maliit na batang ito, wika ni Sir Aidan. Pinakatitigan muna nito nang mabuti ang tahimik mula pa kanina na si Joaquin ang anak ko. I'm Aidan Villagracia, and you are? Hinintay nitong sumagot ang anak ko. Joaquin po, mahina lang pero at least may pupa rin. Akala ko hindi nasasagot ang anak ko. Bigla kasing sumungit ang ekspresyon ng mukha nito. Nice to meet you, little man. Medyo napangiti siya. Hindi na sumagot pa ulit si Joaquin. Kaya umayos ako ng upo at nagkabit ng seatbelt. Pero sa hindi malamang kadahilanan, ay hindi ko mabakil ang seatbelt. Paano ba to? Ganun na lang ang pagkagulat ko nang biglang lumapit sa akin ang boss ko at ito na mismo ang nagbakil up ng seatbelt sa akin. Bahagyang dumikit ang katawan nito sa akin, dahilan para mapasinghap ako. Ilang pulgada na lang ang layo na mukha niya sa mukha ko. Halos malugutan ako ng hininga nang igalaw niya ang mukha niya sa gilid at tumingin sa akin. Halos magkadikit ang pinang-ilong namin. Ang mainit na hininga nito na dumadampi sa pisngi ko. Parang nagsitayuan ang balahibo ko sa batok sa sensasyong hatid nito sa akin. Pigil hininga akong hindi halos makatingin sa mata nito nang matapos niyang maikabit sa akin ang seatbelt. Salamat sir, nahihiya kong sabi na hindi makatingin sa kanya. Pero sa nakita ko siyang nakismirk. Huminga ako ng malalim at umiwas ng tingin. Sa kaniya pinaandar ang makina at hinadid kami sa kalye kung nasaan ang simbahan. Nakakapanibagong apat kami nagsisimba ngayon at hindi si Justin ang kasama namin, kundi ang boss ko. Pagpasok pa lang sa main gate ng simbahan ay napansin kong halos nakatingin ang mga tao sa boss ko, lalong-lalo na ang mga kababaihan. Most of them are teenagers, halatang nagpapakyut ng mga ito. Pero ni hindi malang tinapunan ng tingin ang mga ito ni Sir Aidan. May isang lalaki pang nasalubong namin na bahagyang sumaludo sa kanya. Marahil magkakilala sila, itinanguan naman niya ito. At siguro nga rin, kasi kilalang kilala ito, kasi siya lang naman ang anak na may-ari nitong isla. Naramdaman kong kinalabit ako ni Joaquin habang naglalakad kami papasok sa loob ng simbahan. Nauna kaming tatlo at nakasunod lang sa likuran namin si Sir Aidan. Hawak ko sa isang kamay nito kasi si Nanay Lucila ay may bitbit na kandila kaya napatingin ako sa kanya. Mama, ang sintas po ng sapatos ko po ay natatanggal. Medyo nahihiya nitong pakiusap sa akin. Minitaan ko muna ito at tinanguan. Huminto muna kami saglit sa paglalakad at ganun din si Nanay Lucila. Akmang dumukwang na ako para itali ang tirintas ng sapatos nito. Pero pinigilan ako sa braso ng boss ko. May black orbs confused looking at his nephew blue eyes. Let me, he said in husky voice at dumukwang ito sa anak niya. Can I, little man? Sa malumanay na boses na tanong niya kay Joaquin. Hindi sumagot ang anak ko bagkos ay nilak niya ang tingin sa lalaking nasa harapan niya. Pero nahihiya siyang napayuko. Tsaka pa itinali ni Sir Aidan ang tirintas ng sapatos ng anak ko nang tumango na ito sa kanya. Nagangat ng tingin sa akin si Joaquin. Tumingin sa akin ang mata nito na parang nagsasabing, "It's okay for me," at binigyan ko ito ng munting ngiti. Napansin kong halos magkapareho sila ng suot. Puti ang suot na damit nilang dalawa at parehong naka-black pants. Ang kaibahan lang ay naka-black leather shoes ang boss ko. Samantalang ang anak ko ay naka-sneaker white. May mangilan-ngilan ding magsisimba ang tumaan at napapalingon sa amin. May narinig pa akong isang ginang na bumulong habang nakatingin sa anak ko at kay Sir Aidan. Hala, ang gwapo ng ama. Talagang nagmana ang bata sa kanya. Naintindihan ko ang sinabi ng ginang kasi marunong naman akong magbisaya. Taga-Davao ako at yun ang lingwahe ng mga tao doon. Pareho lang din dito sa Cebu. Nagtataka namang tumingin sa akin si Nanay Lucila. Marahil narinig niya ang binulong ng ginang.
Ewan ko lang sa boss ko kung narinig niya ba iyon. Baka nga pero marahil hindi nito masyadong naintindihan. Bakit kaya nasabi nila yon? Alam kong hindi lang yung ginang ang unang narinig kong pumuna tungkol sa anak ko at kay Sir Aidan, pati na rin si Aling Suling na kapitbahay namin. Umayos ng tayo ang boss ko at bahagya pa nitong nginitian si Joaquin at narinig niyang nagpasalamat ang kanyang anak. English mass ang kinamit kapag fourth mass na, at mabuti naman yon kasi para naman maintindihan ng boss ko. Palagay ko kasi hindi ito masyadong nakakaintindi ng Bisaya. While we're inside in the church, napagitnaan ako ni Joaquin at ng boss ko. Samantalang si Nani Lucila naman ay nasa gilid at dulong bahagi ng upuan katabi namin. Bahagya kong nilingon ang boss ko seryosong pinakikinggan ng kanyang authoritative aura sa pari na naghuhumiliya. Kapag isinalang alang kung paano humingi ng tawad para sa isang pagkakamali ang profesional, dapat kang maging taos puso, hindi mapanguyam, sabi ng pare. Akala ko mababagot lang ito dito kasi base sa hitsura nito para sa akin lang, hindi ito iyong tipong nagsisimba. Kahit nasa loob ako ng simbahan pero itong naiisip ko ay totally judge my boss. O Diyos ko, patawarin mo po ako. Wika ko. Now face your loved ones or the ones sitting beside you and apologize heartfully, sabi ng pare. Tsaka ginawa naman ng mga taong sinabi nito. Everyone saying sorry to their loved ones and family. I felt that my boss shifted on his seat. Kahit hindi ako nakatingin sa gawin niya, ramdam kong nakatitig siya ngayon sa akin. Kaya dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Nagtama ang aming mga tingin. Ang kanyang navy blue na mga mata ay nakalak sa aking itim na orbs. Tapos narinig ko siyang bumulong. I'm sorry. Hindi ko alam kung para saan ang sorry nito, pero ramdam kong parang may dahilan at may pinaghuhugutan ang paraan ng pagkakasabi niya ng sorry habang mariing nakatitig ang mga mata niya sa akin. Isang maliit na ngiti ang binigay ko sa kanya habang nakatitig ako sa mukha niya. Baka nadala lang siguro ito sa homily ng pare. Kanina kaya ito nagsusorry sa akin. Mama, bulong din ang anak ko. Napalingon naman ako sa kanya. I'm sorry po, Mama. Malumanay na bulong sa akin ni Joaquin. I love you, sagot ko sabay bulong ng matamis na ngiti. Lumapit din ito kay Nanay Lucila at yumakap. Nagsorry din ito sa lola nanay niya. Napangiti ako sa inakto ng anak ko ngayon. Napaka extra sweet naman ito ngayon. Tsaka bumalik ito ng upo sa tabi ko. Maging sa boss ko ay ngumiti siya ng kaunti. Pagtingin ko palang sa amo ko, nakita ko siyang nakangiti ng totoo sa anak ko. Kumikinang ang asul niya mga mata. Baka namamalik mata lang ako sa nakikita ko. Saway ko sa aking isipan. Sa katumingin ako kay Nanay Lucila. Nakatingin siya sa aming tatlo, tila masaya ito sa nakikita ngayon, na kailanman ay hindi ko nakita sa mga mata nito noon kapag si Justin ang kasama namin. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Kung titingnan kami ng ibang tao, iisipin nila na parang kaming isang tunay na pamilya. Tila bago sa akin ito, dahil kahit kailan, hindi ko ito naramdaman noon. Kahit na si Justin ang kasama namin tuwing magsisimba kami. Paanong ganito ang nararamdaman ko ngayon sa amo ko? Mga pakiramdam na nabubuhay, hindi man pamilyar pero bakit parang kailalim? Ayaw ko man maramdaman pero bakit biglang lumulutang?